We have Senatorial Bet David D'Angelo. David, good morning. Good morning, Karen. Kamusta kayo dyan? Nandito kami ngayon sa may Makalahar Bay. Patuloy yung ating kampanya dito. Okay. Well, unang-una, it's nice to see, of course, that you're well. Matanong lang, no, yung limang sugatan, kamusta na po sila, sir? Okay naman sila. Si Nani Abella lang ay kailangang sumailalim sa operasyon kasi yung bala ay kailangan tanggalin sa kanyang balikat. Pero the rest naman ay I think ay okay. In fact, yung dato na tinamaan ng apat na baril ay medyo jolly pa nga. Sabi nga niya, hindi naman daw siya tinatablan ng bala. Pero I think coping mechanism na lang yun ng ating mga kasamang katutubo. Bo, you were in tears yesterday when you were telling the story. I can only imagine how traumatizing that was, right? But moving forward, have you already determined who was behind the shooting? I think Karen, the crying emotion that time was out of anger, no? Yeah. And frustration that this is happening in reality to our tribes, man, yung mga katutubo natin Pilipino. So sobrang galit ay naiyak tayo kasi hindi ko inaakala na yung palang nakikita kong kwento ay totoo pala talaga. Mm-mm. Yung sa likod ng insidente, I think ay kailangan pang magkaroon ng investigasyon. Kasi prior to that incident naman ay nagkaroon din ng konsultasyon, andun ang NCIP, andun si Mayor Lorenzo, yung mga bishop at iba pang government agencies na sinabi talaga ng mga katutubo na hindi na nila kayang tumira sa kalsada. Kasi for 5 years, nasa panganib na yung buhay nila at i-claim nga nila yung parcel of land na nandun. Kaya nga may presence din ng military during that time. Oo. Pero may local PNP naman dyan. Siyempre, nag-file kayo ng police report, right? Tama ito. Ang inayaan natin mag-file ng police report dito ay yung mga katutubo kasi kami naman ay nandun lang bilang imbitasyon nila. Oo. So yung buong plan na yon, activity ay sa mga katutubo talaga. Wala kami participant. Ang tanong ko kasi, umaksyon ba ang lokal na PNP nung nag-file ng report? I think umaaksyon naman kasi yung kasama namin si Nani ay pinuntahan at hinihinga ng statement. Ganon din yung mga ibang kasi kasugatan. Madali naman malaman dyan, David, sino lang ang may baril? Sa totoo lang, alam naman nila sino dyan ang may baril. Ito yung pinagtatanga namin, Karen. Dapat the moment na malaman nyo, nakordonan na yung area. Kasi sabi nga ni Kawalden Bello, ito ay isang crime scene na. At wala namang illegal na ginawa yung ating mga katutubo. Kasi this is, meron ng recognition ng ancestral domain. Meron ng notice to vacate since 2019. But hindi pa rin na-enforce. Sabi nga ng mga katutubo, apat na anak na nila yung nasagasaan, tinatali pa nila yung kanilang mga anak pa magtatrabaho sila para hindi makalabas sa kalsada kasi may truck nasasagasaan ng truck. Mm-mm. At para linawin, sinabi kasi ni Mayor Lorenzo, hindi daw niya alam na nandyan ang grupo po ninyo. Pero we're talking about the whole, did you say, well, it's 4 hectares, correct? Ang total ancestral domain ng ating mga katutubo doon ay 900 hectares plus. Okay. Yun ang na-recognize. Uh-oh. Ang sabi nga lang nila, kahit itong walang pananim, kasi yun ang instruction din ng NCIP, ng National Commission on Indigenous People, yung walang pananim, walang masisira, na anuman, doon sila pepwesto. So kahit 4 hectares na lang, pagbigyan na lang sila, para may maayos na matirahan sila. Okay. And itong lupain na ito, kabilang ang 4 hectares sa kumbaga hinihiling na lang ng itong mga katutubo, this is all under the management or ownership of Mr. Lorenzo still? It's under the management of a plantation corporation. Di ko lang matanda yung it's pineapple. Pero siya ay, sabi nga niya, dati siyang general manager. Pero a day before, umattend po siya ng consultation and dialogue dun sa mga Manobo tribe. So alam niya na sinabi ng mga katutubo, ayon sa kanila, sa mga dato, na sinabi nila na hindi na nila maiintay yung desisyon. Kasi nga, nanganganib na yung buhay nila. Kasi at ang tanong, sinong dapat managot, David, gayong malinaw na ang desisyon ng korte pagdating sa lupain na yun? Ang problema kasi, yung recognition kasi nandun na, kaya lang yung mga kadti, ito yung talagang title, ay napakatagal ang proseso, hindi namin din alam kung bakit.
So during the 6 years term ni Pangulo Duterte, walang naiso na kanti. May kanti lang recognition. E makakapag-intay ba naman yung buhay ng mga kapatid nating katutumbo, di ba? At nasa na sila ngayon, David? Bumalik sila doon sa kanilang mga tahanan sa tabing kalsada. At ako ngayon, kami nga ay mga natatakot para sa kanila kasi baka mamaya kung ano pa ang mangyari doon sa ating mga anong katutubo. Kumbaga sabi ko nga, wag na kami yung alalahanin eh. Yung mga nandun na katutubo na talagang antagal nang nagtitiis sa napalabas sa kanilang sariling lupain. Oo. Now, it's you are running for the Senate. I think now, you know, you have more people recognizing your name, seeing your face because of this incident, sadly. But bakit ka ba? Ba't mo ba piniling tumakbo? Una-una, we were asked to run by a group of environmental organizations because of the current climate crisis. Sabi nila, walang tumututok sa kalikasan, ang lala ng problema sa mining, ang lala ng problema sa mga kagubatan. Kailangan nila ng totoong representative sa Senado. So sabi ko, Karen, wala akong pera, hindi naman ako mayaman. So sabi na, sige, kailangan talaga natin. So tumakbo tayo. Kasi ako, personally, sawang-sawa na rin ako na asa ng asa tayo pagboto. After pagboto natin, wala naman nangyayari doon sa ating mga pangako. So yun yung dahilan. Gusto ko lang talaga na makapaglingkod sa ating mamamayang Pilipinas. Oo. At sa kalikasan. Pero bakit Senado ang una mong tinakbo, David? Marami naman tumatakbo, nagsisimula sa mababa para kumbaga tumibay ang kanilang reputasyon pagdating sa mundo ng public service bago tumakbo ng Senado. Tayo po kasi, I'm the National President of the Green Party of the Philippines. I'm also part of the Asia Pacific Greens Federation. So we were asked for a representation of the environment in the Senate, in the legislative body. So being the president of the party, ako talaga yung kahit ayaw ko noona, ako talaga yung tinutulak nila. Kasi sabi nila, yung quality mo, yung leadership skills mo ay akmang-akma doon. So dahil sa panawagan na yon, kaya tayo ay nagpaunlak lang sa mga pangalaman. Okay, now I'm curious, more than winning, what really drives you in this campaign? Kasi ang sinabi ni Caliodi, hindi na ito lang issue na para manalo. May mensahe siyang inilalabas. Kasi for me, for instance, I had been working for environmental and peace advocacy for more than 20 years now. So nakikita ko na ang bagal-bagal ng pag-usad ng ating mga panukala, ng mga environmental laws. So sabi ko, ang laban dito ay para sa finally, talagang ma-actionan yung ating krisis sa klima, yung ating kalikasan ay magkaroon ng representative. So yun talaga, na para sa mga anak ko, lalo na may apo na ako ngayon, Karen, no? Sabi ko, I want a better future for my kids and for their kids. So despite the odds, the big odds, kaya pangalan ko, di ba, David? figuratively speaking, parang I'm fighting against the Goliath in this campaign. But I think with the help of our people, may posibilidad naman na manalo. Pero hindi man tayo manalo, tutuloy itong laban na ito sa mga para mapangalagaan, maprotektahan ang ating kalikasan. Oo. Sabi nga, let the earth breathe. Oo. Matanong ko lang, no, sinabi po ba, may nagtatanong dito, sinabi po ba, or nagsumbong po ba ang mga katutubo with any other officials na taga-Bukid noon? I mean, of course, you have Senator Migzubiri who's in the Senate, who hails from Bukidnon, and there are many others. Nakalapit po ba sila sa kung sino mang opisyal na nakaupo, sir? Yung issue with their CADC, their Recognition of Ancestral Domain, ay matagal na po nilang nire-request. Kaya nga sabi ko, the day before, there was a consultation together with different government agencies, the bishops, si Mayor Lorenzo Poy nandun, ang National Commission on Indigenous People nandun din, para sabihin itong problema na ito. And they were told by the NCIP chairman that if they want, they can proceed with what they are about to do as long as it is legal, as long as hindi walang tanim doon, at yung area ay hindi naman walang nakatanim na pinya at walang mapipinsala na anumang puno. Oo. David, are you taking more steps? Kumbaga, ang tulong na ibinigay ninyo, na-expose, buti na lang nagla-live stream ka noon. At buti kahit... Buti nga may signal. Buti may signal, naka-live stream ka, nakita ng tao, ganitong hinangarap ng ating mga katutubo. Alam ko na sa kalagitnaan kayo ng kampanya, pero may gagawin pa po ba ang team ninyo para matulungan sila or inilipat niya na lang po sa, let's say, grupo ng mga abogado na kaya silang tulungan? Mahirap rin kasi ang sitwasyon nyo dahil nag-iikot kayo.
yung aming kasing kampanya, Karen, is we are going to the communities to know their problems. And based on their problems, we will do the proper legislation bukod sa dala-dala na namin. Mm. So kung ano yung tulong na hihingi ng mga katutubo, patuloy namin silang i-assist. So it depends on what they truly need. So kung ano yung kailangan nila, tutulong kami ng tuloy-tuloy sa kanila. Oo. At actually, Karen, sabihin ko lang, yung issue ng katutubo dyan sa Bukidnon ay hindi lang yung Manobo, no? Hindi lang Manobo po lang yun, pati yung Talaandig ay mayroon ding issue kasi marami na rin namatay sa karilaan. Total po na namatay na mga katutubo ay nasa 93 na katutubo na ang napatay dahil sa pagtatanggol sa ancestral domain. Pero nakikita mo ba, David, na problema pa ito sa batas? Yung paggawa ng batas o pagproblema na ito sa pag-implement ng batas? I think this is a problem, Karen, with our existing system, no? It's a system of injustice that continually does not recognize and discrimination. Yes. Yun yung problema. Kailangan, kaya nga, pinuporso namin yung anti-dynasty bill, no? Para talagang mapaayos yung ating sistema ng gobyerno. Kasi impunity to, eh. Diba, itong mga katutubong to, walang kalaban-laban. Actually, share ko lang din, no? Habang pinabaril kami, sinasabihan pa ng mga namamaril, labas kayo dyan, labas. Parang mga daga, parang mga hayop na pinapuputokan. So, I think it's supposed to be something that has to be changed also by law and implementation of the law. Oo. All right. David, anything you would like to add before we go? Siguro, Karen, ang panawagan ko lang ay ma-actionan na ng gobyerno, lalo na NCIP. And kung mga katulong po si Pangulong Duterte na ma-recognize na yung mga KADSI, maging KADSI na ng ating mga katutubo, para finally ay makatira sila ng maayos at maiangat naman nila yung kanilang buhay. It is more about the IPs rather than our campaign. Secondary na lang po kung kami ni Nakalyo, di ako, si Roy, si Atty. Luke ay boboto ninyo. Secondary na lang po yon. Mas mahalaga po na mauna, na matapos na at matulungan natin yung ating mga kapatid na katutubo na siya namang nauna pa, nauna sa Estado, nauna sa atin sa bansang Pilipinas. Salamat, Karen. All right, thank you very much and good luck to you, sir. Thank you, Karen. God bless you. Bye-bye.